Good day, class. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-insert ng images sa ating web page gamit ang TrebEdit app para makapag-produce tayo ng ganitong klase ng web page. Ito yung sample. So meron tayong heading at merong simpleng animated image. Sa bandang kanan merong links, at yung links, yung hyperlinks, at meron ditong picture o photo. It's either photo nyo yan or anything na gusto nyo i-display dyan na medyo malaki, halos na uukupan niya ang kalahati ng page. At sa baba niya ay mayroong simpleng description kung ano siya, sino siya, o ano man ang gusto nyo ilagay dyan. And also, sa bottom of the page mayroon kayong mga simpleng another links or ano man ang gusto nyo ilagay dyan. So ito yung magagawa natin using the image source tag or img space src. So let's go ahead and i-open natin yung ating TrebEdit app. Maalala nyo, last time na gumawa tayo ng simple web page na kung saan gumawa tayo ng simple heading na kinulayan natin, mas malaki siya using the h1 tag and also another paragraph or sentence na kung saan naglagay tayo ng another effect na kung saan ito ay nakabold o kinulayan natin. So ito yung sample. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng image dito sa ibaba ng heading. Mahalaga na dapat alam niyo kung saan niyo kukuhanin yung file ng picture niyo. For example, mag-download tayo ng picture sa internet. Let's say for example, lumanap tayo ng isang picture ni Juan de la Cruz. And then, let's select image. So, marami kayong pwedeng pagpilian. Ito ay pwedeng picture ng inyong paboritong artista, paboritong lugar, singer, or toys, or hobbies, or sasakyan, ano pa man. So, for example, ito pinili ko si Juan de la Cruz Diaries. And then, I'm going to download it. So, dapat ay alam niyo kung saan yung location ng inyong file na i-download. Then pati pangalan, no. Then let's tap download. As soon as na matapos yung download, let's go ahead. Bumalik tayo sa ating TrebEdit app. So i-place niyo yung cursor niyo sa ibaba ng end tag ng H1. And then so i-type natin yung image tag. Less than sign img space src equals and double quote. And dito sa part na ito ay dito natin ilalagay yung ating location o yung file name. So i-place nyo dyan yung cursor and then tap the three horizontal dots and then tap the open file. Now, i-locate natin kung nasaan yung inyong file na pinag-downloadan. So, in my case, dito sa aking storage, dito sa folder ng download ko nilagay. So, hanapin natin yung file name na dinownload nyo. Ang pangalan ng ginamit natin ay image30.jpeg o .jpeg. So, ito siya. Okay. Once na makita mo kung talagang iyon yung picture na gusto mong i-insert, okay, tap the three horizontal dots again sa may taas and then tap the copy path. Okay, ngayon alam mo na yung location. Balik tayo sa code niya. Okay, once na narito na ulit tayo sa ating HTML code ng main page natin, ay i-paste natin dito yung file path na kinopy natin kanina. So just tap the paste option. So ayan na, bali lumabas na yung location niya. Then i-place natin yung cursor natin at the end of the double quote, place space, and then ilagay natin yung
code na width. So ito yung haba. And then equals and double quote. Gawin natin is 100%. Nasa ganun ay ano man ang size ng screen ng inyong device ay mag-a-adjust siya. So gawin natin 100%. And also, yung taas niya, identify natin, nilagay natin as also as 100%. So magiging full page o full ano siya, full page doon sa device na gagawin natin, gagamitin natin pang view o pang edit. Then at the end, nung double quote sa last 100%, i-close natin yung tag. And then, i-save natin. And let's see what happened. I-play natin. So, meron tayong picture na nagamit doon sa ating first web page. So, kanina, wala naman itong picture na ito. Si Juan de la Cruz lang. Bali, ito lamang yung nakita natin kanina. And then, itong simple description niya. Pero ngayon, meron na nagdag na picture. So, balikan natin yung ating code at alamin natin, reviewin natin kung ano yung nadagdag. So, dinagdag natin yung image tag. Ito, ito. Itong less than sign, img, src, equals, double quote, tapos yung location ng file na pinagkuhan na natin. Dahil sa tayo ay naghanap ng picture galing sa internet, dinownload natin, napunta siya sa download folder. So, ito. Okay. So, ito na yung complete file path na pinagkuha na natin. Ayan. And also, minaximize natin yung size niya, yung width, yung haba, at saka yung taas niya using the 100% value. Okay. Ngayon, pwede naman natin alisin na itong mga karagdagang ano tayo na character. Itong file, semicolon, at saka yung dalawang forward slash. Pwede din natin alisin yan. Dahil lang po ingat. So, bali, pwede nang ganyan na lang ang matira. The same effect lang naman ito, the same result. So, i-save natin, and then play button. So, ayun. In this case, ano man yung location nito, ay lumipat man tayo ng storage, kopyahin natin yung buong file na to, pati yung mga picture or ibabackup natin. Pag pina-play ulit natin siya using TrebEdit or using a browser sa computer, ganun din ang kakalabasan ng program. Tatakbo ng tama. Okay? So, ito yung ating command na ginamit. Ayan. Tandaan nyo lang lagi na dapat yung mga tag nyo ay mayroong closing. So, ito. So, once na nakapag-kumpleto kayo ng inyong tag, huwag kakalimutan na tapusin using the greater than sign. Okay? So, save natin at tapos ay i-play natin. So, ayan na.